10 mga demonyong scientifico na pinag-eksperimentuhan ng mga tao. Ilang dekada na ang balitang biglang pagkawala ng isang tao sa hindi malamang dahilan. Sinasabi na baka nagtago lang o nasangkot lang ito sa isang krimen at nakulong. At usong-uso nga ito mula noon hanggang ngayon. Biglang nawawala ang mga tao nang wala man lang iniiwang bakas. Pero alam mo ba, ito'y pwede rin maging isang biktima ng hindi makataong pag-eeksperimento ng mga scientifico. Oo, may mga scientificong nababaliw makakuha ng kasagutan sa pamamagitan ng pag-eeksperimento nga nila hindi lamang sa mga daga, kundi minsan pati mga tao. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ng mga demonyong scientificong gumamit ng mga tao para makakuha lamang ng sagot sa ngalan ng siyensya. This is Arvin Polo TV, please subscribe for more video updates. Kaya naman, simulan na agad natin. Number 10, Tuskegee Syphilis Study. Ang syphilis ay isang pangunahing problema sa kalusugan ng publiko noong 1920s. At noong 1928, ang Julius Roswald Fund ay naglunsad ng isang pampublikong proyekto sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga negrong taga-American Rural South. Mukhang maganda, no? Ito'y ginanap hanggang sa Great Depression na nangyari sa US noong 1929 at ang proyektong ito sa kalaunan ay nawala na ng pondo. At dahil wala na nga silang mga pondo, nagkaroon dito ng mga madalang pagbabago. Sa halip na gamutin ang mga problema sa kalusugan sa mga lugar na kulang sa may serbisyo, sinabihan ng mga negrong batang lalaki sa Macon County, Alabama na sila ay may bad blood. At ito yung term na ginagamit noon pag ikaw ay anemic o may sipilis. Binigyan sila ng libreng medical supplies, pati na rin pagkain at iba pang amenities gaya ng burial insurance para sa pakikilahok sa pag-aaral. Pero walang kamalay-malay ang mga negrong batang lalaki na kalokohan lang ang lahat ng mga ito. At ang mga lalaking sumailalim sa eksperimento ay walang kamalay-malay sa gagawin sa kanila. At para pumayag ang mga kawawang lalaking ito, sinabihan sila ng mga doktor at mga scientifico na sila'y merong sexually transmitted disease, syphilis. At hindi rin sila sinabihan na sila'y magiging bahagi ng isang eksperimento ng gobyerno na nag-aaral ng tungkol dito. Kaya naman tinawag nila ang proyektong ito na Tuskegee Study of Untreated Syphilis sa mga Negro Male. At nang sila'y sumailalim sa eksperimento, sila'y nag-suffer ng iba't ibang uri ng sakit. Nagpatuloy ang eksperimentong ito kahit na bagamat meron ng naimbentong penicillin na gamot noon sa impeksyon noong 1945. At sa kabila ng hindi magandang makataong pagtrato sa mga negro noon sa ngalan ng Tuskegee Syphilis Study, hindi pa rin sila tumigil hanggang sa ito ay nalaman na ng media at ng mga tao. At dahil dito nagalit sila, kaya naman pinasara ito noong 1972. Number 9, Separating Triplets ni Peter Neubauer. Noong 1960s hanggang 1970s, ang mga clinical psychologist na pinamumunuan ni Peter Neubauer ay nagpatakbo ng isang lihim na eksperimento kung saan pinaghihiwalay nila mga kambalat triplets sa isa't isa. At ang eksperimentong ito ay sinasabing pinondohan ng National Institute of Mental Health. At ito'y nabunyag nang hindi sinasadyang makita ng tatlong identical triplets brothers ang isa't isa noong 1980. Wala silang kaide-ideya na meron silang mga kapatid. Si David Kelman, isa sa mga triplets, ay nakaramdam ng galit sa eksperimento. At sinabi niya, kami ninakawan ng 20 years na magkasama, sabi ni Kelman sa artikel ng Orlando Sentinel. Ang kanyang kapatid na si Edward Galland ay kinitil ng sariling buhay noong 1995 sa kanyang tahanan sa Maplewood. At ang mga baliw na scientificong nagsagawa nito ay hindi man lang makitaan ng pagsisisi sa kanilang muka. At ang sabi sa mga interview nila na ginawa nila ito para na rin sa kapakanan ng batang mabuong kanilang sariling identity, at sabi ito ng baliw na scientifico. Dagdag pa rito, naglabas din naman ng mga findings ang dalawang baliw na scientifico. At ito'y ginawang libro noong 1966 na tinawag nilang The Nature's Thumbprint, The New Genetics of Personality, na mas maraming topic tungkol din sa kanyang anak na lalaki. Bukod pa, noong 2021 ang mga research papers sa Dr. Viola Bernards, isa sa mga baliw na scientifico, ay pwedeng makita at basahin sa Columbia University. Dahil talaga namang kontrobersyal ang issue na ito, si Director Tim Wardler na ginawa itong pelikulang The Three Identical Strangers. Number 8, Nazi Medical Experiments. Noong World War II, ang mga Nazi nagsasagawa ng mga medical na eksperimento sa mga nakakatanda at sa mga bata nakakulong sa mga concentration camps ng Daku. Ang pagpapahirap, pang-aabuso at panggugutom sa mga ito ay pwede raw itulad sa Nine Circles of Hell, o ito yung siyam na kasalanan sa impyerno. Ang mga Hudyo'y sumasailalim sa mga eksperimento para pakinabangan ng mga militar. At kabilang ang mga pag-aaral sa hyperthermia, kung saan ang mga bilanggoy nilulubog sa tubig na maraming yelo para matiyak kung gaano katagal makakasurvive ang isang piloto sa mga ganitong kondisyon.
At ang nakakalungkot pa, mga biktima rin dito ay binibigyan lamang ng tubig dagat para pag-aralan nga nila kung gaano katagal kayang mabuhay ang isang tao sa dagat. At talaga namang ang ginawa nila hindi na nakakagulat at marami nga ritong namatay sa dehydration. Ang mga biktima ay nilagay din sa mataas na altitude sa mga decompression chamber. At bukod pa, binibrain dissection din sila habang gising para pag-aralan ng high altitude sickness at kung paano ito makakaapekto sa mga piloto kapag nagbabago na ang presyon ng atmosphere. At nagpatuloy ang kalokohang eksperimentong ito ng mahabang panahon. At ang nakakagulat pa, ang sulfanilamide ay sinubukan nila bilang isang bagong paggamot para sa mga injured sa digmaan. Oo, tama ka. Sa mga tao nila tinetesting ang lahat ng mga sakit para malaman nilang epekto nito at makakuha sila ng mga bagong gamot. Dagdag pa, ang tuberculosis pa nga ay tinuturok sa mga bilanggo sa Nazi para mas magets ng mga scientifico kung paano ito mapapagaling. At tinuturukan din sila ng mga lason para agad nilang malaman kung gaano katagal mamamatay ang subject. Number 7, Watson's Little Albert Experiment. Noong 1920, si John Watson kasama ang isang graduate student na si Rosalie Reiner ay nagsagawa ng isang eksperimento at ito yung emotional conditioning experiment sa isang 9 months na sanggol na tinawag nilang Albert B. Ito yung nangyari sa Johns Hopkins University. Ginawa nila ito para patunayan ang kanilang teorya na lahat ng pinanganak na blank slate ay maaaring mahubog. At ang nanay ng batang ito ay nagtatrabaho sa ospital at biniyara siya ng malaking halaga para pumayag siya sa gagawing eksperimento sa kanyang anak. At ganito ang nangyari sa eksperimento kay Little Albert. Sa una pinakita nila Watson sa sanggol ng isang maliit at mabalahibong puting daga kung saan sa una ay wala siyang takot. Pero pagkatapos nito, muli nilang pinakita ang daga kay Albert habang merong malakas na tugtog at napakalakas na ingay. Paulit-ulit ni pinakita kay Albert ang mga daga kasama mga nakakagulat na ingay. At dahil dito natakot na ang bata. At natakot na rin siya sa mga aso, sa mga unggoy at iba pang mga hayop. Naging unknown ang identity ni Albert hanggang noong 1925, ito'y nakilalang sa pangalang Douglas Merritt at naging kondisyon ni Douglas Merritt ay naging kakaiba. Naging sakiti na ito at nakitaan pa nga siya ng behavioral at neurological impairment. Oo, hindi siya nakakapagsalita o di siya makapaglakad at nabuhay lamang hanggang 6 taong gulang at namatay mula sa hydrocephalus. Nagsuffer din siya ng bacterial meningitis na maring hindi niya sinasadyang makuha sa panahon ng paggamot para sa kanyang hydrocephalus. At talaga namang hindi naging maganda ang ginawa sa kanyang pag-eksperimento nung bata pa siya. Number 6, The Monster Study of 1939. Ngayon nauunawaan na natin ang pagkabulol ay may maaaring posibleng dahilan. Parang ito'y galing sa lahi ng pamilya. At pwede rin itong mangyari dahil sa mga brain injury kabilang ang stroke at iba pang trauma. Maliliit na mga bata rin ay bulol ng mga bata pa lang sila. At heto na nga, noong 1939, si Mary Tudor, isang university graduate sa Iowa, at ang kanyang faculty advisor na isang speech expert na si Wendell Johnson ay nag-aral para patunayan ang pagkabulol ay maaaring ituro sa pamamagitan ng negative reinforcement. At ito'y nag-uumpisa sa pag-uugali. Sa loob ng 4 months, may 22 orphan children ang sinabihan nila na ito'y tatanggap ng speech therapy. Pero ang totoo, sila'y magiging bahagi ng subject sa may stuttering experiment. Ang mga bata'y kanilang hinati sa 4 na grupo. Ang 2 grupong bulol ay binigyan nila ng mga positibo at negatibong feedback. At ang 2 grupo naman na merong normal speech, sinabihan din ng mga negatibo at positibong feedback. At ang talagang apektado rito ay yung mga batang normal pero sinabihan ng mga masasamang salita na naging cause ng pagbaba ng kanilang self-esteem at negative psychological effects. At mula na nga nakakaalam sa mga nangyaring kasunod. Ang official record lamang na eksperimentong ito ay tinawag nilang The Monster Study at nabasa ito sa thesis ni Tudor. Number 5, Stateville Penitentiary Malaria Study. May estimated na 60-65% ng mga sundalong Amerikano na nakastation noon sa South Pacific noong World War II ay dumanas ng malaria infection habang sila ay nasa may digmaan. At sinasabing talaga namang makapaminsala at nakakamatay ang malaria, kaya naman naging top priority ito noon para hanapan ang lunas. At sa umpisa ng year 1944, sa loob ng 2 taon, alos 400 na mga bilanggo sa may Stateville Penitentiary sa Illinois ang naging subject para makagawa ng lunas sa malaria. Ang mga bilanggo'y sinadyang hinawaan ng sakit para pag-eksperimentuhan at suksukan ng iba't ibang klaseng gamot para makaharap sila ng lunas. Walang pakialam noon ng Amerika sa kung anong eksperimento ang ginagawa nila. Dahil ang mahalaga lang sa kanila noon ay manalo sa mga gera. At sa kalaunan nagtagumpay ang kanilang eksperimento at nakakuha sila ng gamot dito. Number 4, Unit 731.
Ang paggamit ng biological warfare ay pinagbawal noon ng Geneva Protocol noong 1925. Pero ito'y nireject ng Japan. Pinaniniwalaan ng mga leaders na kung effective naman ito, ay dapat itong pag-aralan. Ang Unit 731 ay isang secret unit sa isang nakatagong facility na kinala sa publiko bilang Epidemic Prevention and Water Supply Unit. Ito'y tinatag sa Japanese-controlled na Manchuria. Kung saan nung kalagitnaan ng 1930s, nagsimulang mag-eksperimento ang Japan sa pathogenic at chemical warfare at ginawang subject ang mga tao. Nilagay nila ang mga tao sa lugar na mayroong anthrax, bubonic plague, cholera, syphilis, typhus at iba pang pathogen para makita ang mga sintomas ng mga ito. At nagsagawa rin sila sa mga tao ng mga dissection at vivisection nang wala man lang ginagamit na anesthesia. Maraming mga naging biktima ng masakit na eksperimentong ito, kabilang na mga Chinese civilians, mga bilanggo sa gera, mga Russian-American at iba't iba pang mga lahi. Number 2, the human vivisection of Hieropilus. Ang sinaunang manggagamot na si Hieropilus, itinuring na father of anatomy. Habang ito'y naging kilala sa mga makabagong pagtuklas para makagamot, ito'y nagtulak sa kanya para pag-eksperimentuhan ng mga tao. Si Hieropilus ay nag-practice ng medisina sa Alexandria, Egypt at siya'y pinayagang mag-dissect ng human body sa harap ng publiko kasamang isang Greek physicians at anatomists na si Erastistratus. At sa ilalim ng Ptolemy 1 at Ptolemy 2, ang mga kriminal ay maaaring masintensyahan ng dissection at vivisection bilang parusa. At sinasabi ng ama ng anatomy ay hindi lamang nag-dissect sa mga patay, sa halip nagsagawa rin siya ng vivisection sa tinatayang 600 na buhay na bilanggo at talaga namang makapakinig laman ito. At talaga namang malaking hakbang ang ginawa ni Hieropilus sa pag-aral ng human anatomy, lalo na sa utak, mata, sa atay, circulatory system, nervous system at reproductive system. At di na nga nakapagtataka na siya'y tinawag na ama ng anatomy dahil nagsasagawa siya ng mga vivisection at dissection sa mga buhay at pati sa mga patay. Number 1, CIA Mind Control Experiment, Project MKUltra. Kung pamilyar ka sa men who stare at goats, ay alam mo ba na nagkaroon ng panahon sa kasaysayan ng CIA kung saan sila'y nagsagawa ng lihim na eksperimento sa pagkontrol sa isip? At kung inaakala mong fiction ito, ay nagkakamali ka. Sa panahon ng Cold War, nagsimula ang CIA na magsaliksik ng mga paraan para makagawa ng super agents na kukontrol sa isipan ng mga tao. At sa ilalim ng kinilang proyektong MKUltra, nag-eksperimento ang mga researcher ng CIA, uncivilized na American at mga Canadian citizen sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga psychedelic na gamot kabilang ang LSD, PCP at barbiturates. At ang proyektong itong tumagal ng halos 20 years, kung saan ang ahensya ay talaga namang gumastos dito ng mahigit kumulang $20 million. At pagsapit noong 1973, sinira na nga ito ng CIA at wala ka ng record na makikita tungkol dito.